Ito pala yung hinahanap ko. Nandito ka lang pala eh. So, ano bang gagawin natin? Sino ang susuting ko ngayon? Ikaw? Ito na. Ikaw yung bago eh. Kaya ikaw yung favorite ko. Kasi muna tayo habang nagaan tayo ng oras. Already na ba yung mga gamit natin? Nasaan na yung registration ko para sa dalawang motor? Ikaw? So, dadalhin ko na sila lahat. Ayan. Ayusin ko lang itong mga gamit ko. Tapos punta na tayo sa ignition. So, wait lang guys. Babalik ako. So ito, dahil nga pala personalize yung plate number natin, meron din akong ginawa na required na template. So dahil magre-register tayo, papalitan natin yon yung personalized kong plate neto. Then, dediretso na tayo sa emission. So yan, papalit natin ito dun sa motor ko para wala tayong masita, para walang masita sa atin during registration or renewal mamaya sa LTO. So yan, lalagay natin to. Yo, so nakatapos lang pala natin ipakabit yung plate natin sa shop. So, ang tawin lang nga pala tayo ngayon sa unang emission na R15 natin. Ano nakaroon araw? Pasensya na kung medyo mahangin mula ko sa tayong dalang mic. So lalakasan ko na lang yung boses ko. Ang galing na tayo sa isang araw para kumuha ng insurance. So, yun nga pala yung bagay na kailangan yung malaman. Kapag ka unang taon ng motor ninyo ngayon at wala kayong plaka, kailangan yung dumiretso sa LTO. Hindi kayo makakakuha ng insurance sa mga sa ibang center like Cebuana or sa kahit saan. Basta, pag wala pa kayong plaka, didiretso kayo ng LTO. So, ang initial o ang binayad ko para sa insurance sa LTO ng motor ko is 680 pesos. So, almost 700 pesos na din. So, yun. Kung bago yung motor nyo at wala pang plaka, huwag na kayong magkasaya ng oras kumuha sa Cebuana or sa iba. Dahil hindi kayo bibigyan, kailangan LTO yung magbibigay sa inyo. So, ang sabi sa akin, 1 PM yung next cutoff sa emission, which is 1:21 na.
So probably mga 9 minutes andun na tayo. Sale na tayo, meron tayong suit na jacket. So ngayon nag-decide ako, hindi na lang ako magsusuot ng gloves para lang mahanginan kasi ang init-init talaga. So kapag nainitan ako, nagre-resulta na para ako nahapo. Kasi pahit sa pakaramdam, tutuyuan ka ng pawis. So this time, hindi tayo nagsuot ng gloves. Jacket na lang tayo. And of course, sa dating gawi, kita ba? Naka-shirt lang tayo. So most of the time talaga, 90% yata na nagmumotor ako is naka-shirt ako unless meron lang talaga akong pupuntahan na hindi ka pwedeng naka-shirt. Segue ko lang din ah. Kasi may mga bagong tanong na naman na laging paulit-ulit na kinukomment eh. Sir, okay ba si R15 sa backride? So, sasagutin ko lang. Hindi siya okay sa backride. Pero hindi naman ganun ka-worse kagaya ng isipin mo na ganun talaga kahirap. I mean, yung komportable, hindi lang talaga. Pero makapag-backride ko, makakapunta kayo sa pupuntahan nyo. So, regarding sa experience ko, nag-long ride kami dati. Yung ibang kasama namin may backride. So, from Maynila to Baguio, balikan. So, kaya naman. So, ang tanong lang dyan is kung kaya ba nag-backride mo na mag-hold ng ganun katagal. Kasi hindi good yung sitting position niya dahil kung yung driver na kayo ko, syempre si back ride, kailangan niya rin na yumuko or kung kaya niya mag-balance ng straight yung likod niya. So, discarte niya na yun. Pero, for me, hindi talaga komportable. Unless yung motor mo, yung R15 mo, ilalagyan mo ng box. Pero very unusual din yun, yung R15 o sports bike na may box. Overall, comfortability, masasabi ko, 10 yung highest. So, pwede na to sa, ang kapasok sa isip ko is 4.5. So, at may brutal. Eh, gawin na lang natin 5. So, hindi siya ganun comfortable. So, para sa akin, pinaka-comfortable pa rin na motor gamitin pang backride kung ang priority mo is mag-backride. Siyempre, scooter or any motor na merong flat na ituan.
321, so 5 minutes lang, hindi na tayo. And hopefully, sana makaabot tayo at makapagpainit na tayo. Boss, saan po magpapainit ng motor? Saan po dadaan? Nakapin na pala kanina? Hindi po, kakarating lang po. Wala na po stock. Wala na lang, hanggang. Mga anong oras po kaya pinakamagandang oras? Pwede na pumunta rito ng alas 6. Nang umaga? Kasi kung ngayon nakapun, wala na. So yun lang, di ba? Nakita niyo yung problema. 1:30 tayo dumating. Pero wala pa rin. Anak ng tokwang. So ano bang gagawin natin? Ang hirap sumugal eh. Ang saklap. Wala tayo malago ah. Yun ang sinasabi kong problema. Hindi ako nagigising ng maaga. Ayoko na rin mag-try sa ibang emission dahil nga sigurado kung ganun lang din ang sasabihin nila. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Dahil yung mga nagdaang mga taon naman sa 5 taon kong pagmumotor, oras naman ang pagpaparehistro ko is hindi naman nagbago. Joseph. Nakayang na naman yung araw natin. Ay nako, ayaw nyo bang kumita ng pera? Kaya kayo na ko pa sinasabi na hopefully. Ibang emission guys, so
So, sa mga katulad ko may problema sa oras, saan ba kayo nakapag-emit ng lalagpas ng 2 PM? O kahit hapon, kasi alam ko dati nakakapag-emit naman ako kahit around 4 pa. So, around 3, nakakaabot pa nga ako magpa-register noon bago mag 5 PM. So ngayon parang napaka-imposible. So isipin nyo, mula nung pagpasok ng March 1 until sa date na to, is ganun lagi, laging cut off, kahit saan ka pumunta, cut off, kahit dun pa mismo sa LTO, so laging cut off. Siyempre mas lalo na sa LTO, siguradong mas punong-puno dun. Problemang iniiwasan ko lagi eh. Napakainit. Sabi mo, naka-full face helmet ka. Meron kang jacket. Meron ka pang extra t-shirt sa loob. Napakainit. At parang maling decision na dito na naman ako sa Roas 45 dumaan. Kita niyo yung oras, tutusin, napakaaga pa. Napakaaga pa. Traffic, ano na? Guys, mabalik lang tayo dahil wala na yun sana yung content natin today, pero dahil wala na nga tayong pupuntahan, ano pa ba, so yun na lang, siguro magbabalik tanaw na lang tayo sa mga tanong sa nababasa ko na hindi ko pa na ito content o nababanggit sa mga video ko. So basic lagi tinatanong nila, sir, yung height, R15 height. So sa totoo talaga, siya na yung isa sa mga pinakamataas na seat height sa lahat ng sports bike. Itong Yamaha R15. Alam mo, good yan eh. Kaya nga natin nagustuhan itong R15 na to, is dahil mukha nga siyang big bike. So yung height mo, huwag mo masyadong tignan na hindrance kung bakit hindi ka dapat mag R15, no? So para sa akin, swerte ka nga kung mas maliit ka, dahil the more na mas maliit ka, mas bagay sa'yo si R15. So for example, nakita nyo ba yung mga babaeng nakasakay sa R15? Diba? Pag yung mga babae, Pilipina, ang nakasakay sa R15, ang gandang tignan, namumuha siyang big bike. Why? Kasi, ang liit ng katawan nila. So, kapag sumakay sila sa R15, namumuha siyang big bike. Kahit hindi naman. So, parang mini sports bike lang siya na mayroong good power. So, sa power, hindi ka naman hihiyay ni R15 kahit 155cc lang siya. So, makikita nyo ba yun? Sobrang traffic. Kahit 1,000cc pa yung motor mo, kung ganito naman yung traffic na may encounter mo araw-araw, walang silbi. So, kailangan mo lang din justify kung saan mo gagamitin yung motor.
Kasi dami sa tingin dyan. Sir, bakit hindi na lang ano? Bakit hindi ka na lang nag-duk? Or RC? RC pala. RC 200. Bakit daw? Ay, mas malakas yung torch. O, sige na. O, malakas yung torch. O, sige. O, malakas ng torch mo dito. O. So, kahit anong lakas ng motor mo. Kahit ilang cc pa yan, kung gayto yung paligid mo araw-araw. Walang silbi. So, kami magtanong, sir, bakit ka bumili ng R15? Eh, alam mo naman traffic. So, sa mga hindi nakakalam, nung ako ay isang delivery boy pa lang, ang motor ko yung Suzuki Skydrive, yun ang ginagamit kong pang-deliver. So, nakita ko yung R15. Siyempre, asa bilang rider, diba, meron tayong mga pinapangarap na motor. Dati nga, pangarap ko lang magka-motor, diba? So, na-achieve ko naman, nagkaroon tayo ng second hand na motor. At asa sinerte tayo at nakapag-ipon, nabili ulit natin yung talagang goal natin na motor. Diba? Parang lahat naman tayo ang influensya, yung mga nagmo-motor sa MotoGP, di ba? Yung gusto natin yung motor nila na dahil ang big bike is dapat nagsisimula talaga dapat sa may mga displacement na 600cc pataas. Actually, yung 400cc na motor sa ibang bansa ay beginner's bike lang, hindi yung kinoconsider na big bike dahil hindi naman malaki yung engine ng 400cc. Tama ba ako? Engine, hindi gano'ng kalaki yung displacement na 400cc. Hindi na sa pwede yung consider na big bike. Big na malaki yung motor na may malaking makina. Kaya lang naman kinukonsider dito sa atin ng 400cc na motor is para lang sa extra. Siguro worth it na lang din, isipin na lang natin na another day, another vlog. So nagkwento na lang ako. So, para guys, kung matutuloy ako bukas. So meron pa tayong bukas. At isa, nakagawa tayo ng dalawang vlog instant sa loob ng isang linggo. Paano guys, hanggang doon na lang. At teka lang, doon tayo sa kabila magpapaalam. Okay, signing out. Peace.